Ang tanong ko lang po ay naghahanap po ba kayo ng video tungkol sa mga soliloquy pang solid waste? Kung gayon, ang video ito ang para sa inyo. What's up po sa ating mga Sweet Potato Vlog subscribers at supporters. Kamusta po kayong lahat today? Siya nga po pala para po sa mga bago sa aking channel. Ako po ay si Jason. Ako po ang tagalikha ng Sweet Potato Vlog channel. Isa rin po akong guro at isang rider ng motorsiklo. Mga paksang produktibo po at pang-edukasyon ng karaniwang kong inihahandog sa aking mga video dito po sa aking YouTube channel. Tapusin po ninyo ang panonood sa susunod na 10 minuto o mahigit pa at marami po kayong matutunan mula po sa video ito. Ang tanong ko lang po ay naghahanap po ba kayo ng video tungkol sa mga soliloquy pang solid waste? Kung gayon, ang video ito ang para sa inyo. Magsimula na po tayo. Nais ko lang po itanong, gaano nga ba kahalaga sa inyo ang likas na yaman? Okay, maraming salamat sa inyong sagot. Sakaling ako po ang tanong ninyo, mahalaga po ito dahil dito po tayo kumukuha ng hilaw ng materialis upang gawing produkto. At pinagmumulan din po ito ng iba't ibang hanap buhay ng mga Pilipino. So yun po ang dahilan. Ano alam ninyo hinggil sa ating paksang-aralin sa araw na ito? Maraming nyo bang sabihin? Okay. Siya nga pala. Hanapangit ko lang ang paksang-aralin po natin para sa araw na ito ay ang tinatawag na suliranin sa solid waste. So, bakit nga ba natin ito dapat pag-aralan? Okay, very good. So, kung mong tatanungin, ang Pilipinas po ay nakakalikha o nakalilikha ng talulalo lang 39,422 tonelada ng basura kada araw. Ito po ay ayon sa estadistika noong 2015. Talagay ko po ay sapat na po itong dahilan upang pag-aralan natin ang problemang ito sa solid waste. Meron po akong tanong, ang problemang ito ba ay umiiral sa inyong lugar? Kumbaga, meron ba kayong solid waste problem sa inyong lugar? So, kung meron, marapat lamang na pag-aralan ninyo ito sapagkat ang solid waste problem ay may mga kaakibat na banta sa kalusugan. Anong mga bagay na hindi ninyo nauunawaan hinggil sa ating paksa sa araw na ito? Well, kung ako ang tatanungin, siguro ang una kong itatanong, syempre yung legal basis. Kung meron bang umiiral na batas tungkol sa solid waste management. Kung ako naman po ang tatanungin, hindi po kasi ito gaano nagtitrending sa social media. Kaya po, bihira po itong pag-usapan o matalakay. Kaya natalakayin po natin ngayon. Ano ba ba yung ano? Ano nga ba yung tinatawag na solid waste management? Okay. So, magpapakita po ko sa inyo ng mga pictures tungkol sa solid waste process na ipinahiral natin. Kung paano natin nahakot yung basura at kung saan ito kadalasang dinadala. Meron po akong mga picture na makikita po ninyo sa video. So, batay sa mga picture, may tanong ko lang. Ang ito ba ay nasasalamin ninyo sa inyong komunidad kung saan kayo nakatira? Sa bundok kaya ginagawa kaya ang mga gawain ito na pang solid waste management? Ano kaya sa palagay ninyo? Sa tabi kaya ng dagat, gumagawa din kaya sila ng mga hakbang para sa solid waste management? Paano po sa kapatagan? Sa lahat po ng dako? Ano po sa tingin ninyo? Ibulong po ninyo sa akin.
Okay, very good. Alright. Kapag pumapasok po ang solid waste management sa inyong isipan, ano po ang palagay ninyo tungkol dito? Well, para sa akin, bilang isang guro, napakahalaga ng solid waste management sapagkat sa pamamagitan ng solid waste management ay malalaman natin kung paano nga ba ang wastong pagtatapon ng basura. Malalaman po natin paano nga ba ang mga hakbang ukol sa kalinisan upang makaiwas po tayo sa maraming sakit. Okay? At malaga rin po ito na magampanan natin sapagkat ito po ay tungkulin ng bawat isang mamamayan. May tungkulin po tayong maglinis ng ating mga kapaligiran, yung naabot lang po natin. Okay. May tanong po ako sa inyo. Tungkol naman ito sa kung ano yung alam mo sa ngayon tungkol sa solid waste management. Ako po, yun po ang alam ko sa ngayon. Ngunit, kayo ba? Ano po bang alam niyo sa ngayon? Maaari niyo po bang i-share? Okay, so nabanggit ko na rin ang solid waste management ay tungkol sa pag-manage ng ating basura. So, ano po naman ang gusto ninyo pang malaman tungkol sa solid waste management? Okay, so ako naman ang gusto kong malaman kung ano ba talaga yung issue tungkol sa solid waste management. Alright, so sa pagkakataong ito ay magbabahagi po tayo ng kuro-kuro. So para po itong news. So handa na ba kayo? Ayan. Ang akin pong report ngayon ay tumutukoy sa solid waste, sa mga basurang nagmumula sa tahanan at komersyal na establishmento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura, at iba pang mga basurang hindi nakalalason. So yun po ang bagay na tinatawag nating solid waste. Batay po ito sa Official Gazette noong year 2000. Ayon sa pag-aaral ni Oliveira at ng kanyang mga kasama, ang Pilipinas ay nakalilikha ng 39,422 na tonelada ng basura kada araw noong 2015. Halos 25% ng mga basura ng Pilipinas ay nanggagaling sa Metro Manila, kung saan ang isang tao ay nakalilikha ng 0.7 kilong basura araw-araw. So halos isang kilo na po yan ang basura. Mas mataas ito ng 130% kaysa world average. Ito po ay ayon sa National Solid Waste Management Report noong 2016. Ang malaking bahagdan ng itinatapong basura ng mga Pilipino ay mula sa mga tahanan. 56.7% po ito. Samantalang ang pinakamalaki naman na uri ng tinatapong basura ay yung tinatawag na biodegradable o yung natutunaw. Ito po ay binubuo ng 52.31%. Ito po ay ayon sa National Solid Waste Management Status Report taong 2015. Meron din po iba't ibang dahilan kung bakit may problema ang Pilipinas sa solid waste. Isa na rito ang kawalan ng disiplina at pagtatapon ng basura, lalo-lalo na po yung paggamit ng single-use plastic. So, tinatayang 1,500 tonelada ng basura ang itinatapon ng mga tao sa iba't ibang lugar katulad ng ilog, estero, kalsada, bakanting lote, at maging sa Manila Bay na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot ng iba't ibang sakit. So, ang basura po ay may dalang ibang problema maliban po sa amoy nito.
Ginagawa po itong tahanan ng mga insekto na nagdadala ng iba't ibang uri ng sakit. So, bagamat ipinagbabawal, marami pa rin ang nagsusunog ng basura na nakadadagdag sa pollution sa hangin. Nakadadagdag din ang trabaho ng mga waste collector dahil kailangan nilang magsagawa ng waste segregation bago dalhin ang mga nakolektang basura sa dump site. So, problemang maaari sanang maiwasan kung mahigpit na ipinatutupad sa mga kabahayan at pampublikong lugar ang proper waste segregation. Samantala, ang mga dump site sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila, ay nagdudulot din ng panganib sa mga naninirahan dito. Alam nyo ba na maraming tao nakatira sa mga dump site? Okay, so sa ulat na pinamagatang The Garbage Book ng Asian Development Bank, inilimbag po ito noong 2004. Ang list sheet o katas ng basura mula sa Rodriguez at Payatas dump site ay dumadaloy patungo sa ilog ng Marikina at Pasig hanggang sa Manila Bay. Ito po ay hindi pangkaraniwan sapagkat ang tataglay po ito ng lead at arsenic na pawang mapanganib sa kalusugan ng mga tao. Panganib din ang dulot ng pamumulot ng basura sa kalusugan ng mga tao ng 4,300 na waste pickers sa mga dump site ng Metro Manila. Yung bang nangangalakal ng basura, waste pickers po ang tawag doon. At sa maraming iba pang pakalat-kalat na nangangalakal at nagkakalkal ng mga tambak ng basura. Apektado rin ang pag-aaral ng kabataang waste pickers. Bukod pa sa posibilidad na sila ay magkasakit, so matatandaan po natin na ipinasara ang Payatas dump site matapos ang trahedyang naganap noong Hulyo, year 2000, kung saan maraming bahay ang natabunan nang gumuho ang bundok ng basura dahil po ito sa walang humpay na ulan. Nasundan pa po ito ng sunog na ikinamatay ng 205 katao sa taong ninyon. Isa pang lumalaking suliranin ng Pilipinas ay ang tamang pagtatapon ng electronic waste o e-waste tulad ng computer, cellphone at TV. Lumalabas po sa pagsusuri na ginawa ng Global Information Society noong 2010 na humigit kumulang sa 6 na toneladang e-waste ang itinatapon sa landfill na siya namang kinukuha ng mga waste pickers upang ipagbili ang anumang bahagi nito na maaaring mapakinabangan. Subalit, ang mga ginagawang pamaraan tulad ng pagsusunog upang makuha ng maayos ang mga tanso at pagbabaklas ng e-waste ay nagdudulot ng matinding panganib dahil pinagmumulan ito ng mga delikadong kemikal tulad ng lead, cadmium, barium, mercury at polyvinyl chloride na nakalalason ng lupa at nakalalason din ito ng tubig. Ayon po ito kay Mooney, Knox and Shan noong 2011. Ang mga nabanggit na suliranin sa solid waste ay pinagtutulungang solusyonan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ipinatupad ng pamahalaan ang Republic Act 9003 o kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang magkaroon ng legal na batayan sa iba't ibang desisyon at proseso ng pamamahala ng solid waste sa bansa. Ayon po ito sa Official Gazette na inilimbag noong year 2000. Isa sa mga naging resulta ng batas nito ay ang pagtatayo ng mga Material Recovery Facility o MRF kung saan isinasagawa ang waste segregation bago dalhin ang nakolektang basura sa dump site. So kapag kayo po ay may nakita ang MRF, ito po ay isang waste segregation facility. Hindi po ito dump site. So dinadaanan lang po ito ng mga basura. Maraming barangay ang tumugon sa kautosang ito. Sa katunayan, mula sa 2,438
Noong 2008 ay tumaas ang bilang ng MRF sa 8,656 noong 2014. Ayon po ito sa Solid Waste Management Status Report noong 2015. Iniulat din ng National Solid Waste Management Commission ang ilang best practices ng local government units sa pamahala sa solid waste. Ayan. Meron ding suporta na nanggagaling sa mga NGO upang mabawasan ang suliranin sa solid waste sa Pilipinas. Ilan po sa mga ito ang Mother Earth Foundation na tumutulong sa pagtatayo ng mga MRF sa iba't ibang barangay. Nariyan din po ang Clean and Green Foundation. So, kabahagi ng mga programa tulad ng Orchidarium, ang Butterfly Pavilion, Gift of Trees, Green Choice Philippines, Piso para sa Pasig, at Trees for Life Philippines. Isa rin po dito ang Panday Kalikasan para sa paggamit ng media upang mamulat ang mga mamayan sa suliraning pangkapaligiran. Nauna din po sila sa reforestation ng La Mesa Watershed at sa Pasig River Rehabilitation Project. Nariyan din po ang Greenpeace na naglalayong baguhin ang kaugalian at pananaw ng mga tao sa pagtrato at pangalaga sa kalikasan at sa pagsulong ng kapayapaan. Sa kabila ng mga nabanggit na batas at programa, ay nananatili pa rin ang suliranin sa solid waste sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking hamon ay ang pagpapatupad ng batas at pagbabago sa ugali ng mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Nangailangan pa ng mas malawak na suporta at pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang tulungang mabigyan ng solusyon ang suliraning ito dahil sa pagpapatuloy ng paglala nito ay lalong nagpapabigat sa iba pang suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan. Okay, inaanyayahan ko po kayo na magsaliksik ng umiiral na programa para sa solid waste management na ipinatutupad sa inyong lugar. Gumawa po kayo ng presentation para sa bagay na ito. Pwede po ninyong isend sa akin gamit po ang Messenger o kaya sa comment section. At bibigyan ko po kayo ng magandang feedback. At ang gagawin niyo po sa susunod, pagkatapos niyo po magawa ang presentasyong ito, inyong research, may mga follow pa po akong tanong na ibibigay. Okay. At sa pagkakataong ito, may mga tanong naman ako sa inyo tungkol sa balita. So, ano yung pagkakaunawa ninyo sa aking inilahad na balita, yung tungkol sa solid waste? Anong akala ninyo? Okay. At anong aral kaya ang nais ibahagi? Okay, so kung meron po kayong mga sagot dito, maaari po ninyong ilagay sa comment section. At susunod po pong tanong ay, bakit nga ba napakahalaga na pag-aralan natin tungkol sa solid waste sa ating bansa? Yung tungkol sa problema sa solid waste sa ating bansa. At next ko pong tanong, ano naman ang inyong naramdaman at naisip matapos ninyong mapakinggan ang aking magandang boses? Joke lang po. Matapos po ninyong mapakinggan yung paglalahad, yung nilalaman ng balita. Pakisulat lang po ito sa comments. So, umiiral nga ba ang konsepto ng solid waste management sa inyong lugar? Ito nga ba ay nagaganap? Meron din kayang nagpapaitupad ng solid waste management sa inyong barangay? Paki-comment lang po. Ano na nga ba ang alam mo sa ngayon matapos mong marinig yung aking ulat
So pwede mong i-comment kung ano na ang iyong natutunan, at pwede mo rin i-comment sa comment section kung paano mo papalalawakin yung iyong natutunan. So magbibigay ako sa inyo ng take home activity na maaari ninyong gawin. Kung gusto po ninyo itong i-share sa ating page, pwede naman po. Okay? So, ako po ay masaya kung kayo ay mag-reply. At ngayon naman, inaanyayahan ko kayo na sagutan yung ating pinakahihintay, no? Ang ating pinakahihintay na quiz. Ayan. So, kung pwede po ay ilagay po ninyo sa comment section ang sagutin nyo ng 1 to 5 upang pabigyan ko po kayo ng feedback kung kayo ba ay naka-check o kung ilan po ang score ninyo. Huwag po kayong atras sa challenge na ito sapagkat maganda po ito. No? Okay. Ang tatanong ko po sa inyo, unang-una, meron na ba kayong ballpen at saka papel? Kasi ibibigay ko na sa inyo yung number 1. Okay. So, meron na. Ayan. So, okay. Are you ready? Okay. Number 1. Ibigay ang pamagat ng ating paksa sa araw na ito. Ayan. So, kayang-kaya ninyo kasi nasabi ko naman yung paksa. Okay. So, ikalawa. Ayon sa pag-aaral ni Oliviera at ng kanyang mga kasama noong 2013, ilang tonelada ng basura ang nalilikha sa Pilipinas kada araw noong 2015? So, yan po ang tanong. Comments lang po. Ilagay ang sagot. Number 3 na po tayo. Anong hanap buhay ang bumubuo sa halos 20% ng ating gross domestic product o GDP noong 2014? Ayan. Ang number 4 po. Ayon sa National Solid Waste Management Report 2015, anong uri ng basura ang bumubuo sa pinakamaraming bahagdan ng pinanggagalingan ng solid waste? Ayan, so malapit po tayong matapos. Isang item na lang po. Maliban sa aktibong pagkilos ng ating pamahalaan, meron ding suporta itong natatanggap mula sa mga NGO upang mabawasan ang suliranin sa solid waste management sa Pilipinas. Ang tanong ko po, ibigay po ang pangalan ng NGO na tumutulong, pag-isulat lang po sa comments. Bilang inyong assignment, kung maaari, magsulat po kayo ng isang sanaysay na pinamagatang ang aking natutunan ngayon sa inyong notebook bilang isang patunay na kayo talaga ay may natutunan na bagong kaalaman mula sa vlog na ito. Okay? Alright. At well, kung nagustuhan mo ang videong ito ay maaari mo siyang i-like, i-share at i-subscribe. I'll be seeing you in my next video. Bye for now!